Siyempre exciting because we can... Oops! Hoy! Alam mo na, gusto ko naman tayo eh. Yan siya tabi. How much po yung gasto sa wedding? Kahit estimated lang po. Madudulas pa to si Jobel or sana naman hindi siya matapino. Hindi ako umiyak nung lumabas si Jobel. Kasi actually, buti na lang hindi ka naglakad pa patalikod. Buenos dias, guys! I am Dr. Jobel Fernandez. And I'm Dr. Gerard Santos. Buenos dias, guys! I am Dr. Jobel Fernandez Santos. And I'm Dr. Gerard Santos. We're medical doctors and content creators from Zamboanga City. Our vlog for today is actually about a Q&A for our wedding. We asked sa Instagram story for any of your questions regarding our wedding. So we received a couple of them here and we'll try to answer some of them in this video. So yung iba, siguro sa next video na lang. First is from Liza Bejerano. So what are the top 3 priority nyo sa wedding? Trina-tan. What was your top 3 non-negotiables or must-haves on your wedding? Siyempre. 1, 2, 3. So, photo yung, and video. Aesthetics. Akin is priority ko talaga is ni aesthetics. Yung design. So yung ano ng feel. Overall feel ng wedding. Dahil yung nga, anin sa'yo? Photo and video yung akin. Yes, kay Jobel photo and video. So, i-reason out ko muna kung bakit number one ang aesthetics. For me kasi, the mood will set everything. Then it speaks of your personality because you're very keen on details and you're very keen on aesthetics. Yung priority mo, number one, aesthetics. So, yung design. So, actually, we spent so much on... Not so much naman, sakto reasonable lang. Yes. So we're very grateful sa CMK for really pulling off the design that we want kasi yung gusto namin, just clean like lang talaga. Masarap lang sa mata. For tones na sobrang light. So sa video and sa photo, ang ganda lang talaga niya tingnan. Malinis. Yung first priority mo. So nag-change ba yung priority mo? Should we count it as 1 and 2? Yeah, 1 and 2. Mm-hmm. Kasi yun yung second sa akin eh, yung aesthetics. Pero yung gusto ko, is yung photo and video. Napahanga kami ng Cinesur Films and Sir Kerwin Balduino. So maganda na yung area ng venue and mas pinaganda pa nila sa photos and videos. So yun, photo and video and aesthetics. So top 3 daw eh. Number 3, ano sa'yo? Hindi naman natin to choice, but yung parents natin, that's the food. Hindi ko pa rin siya priority. Hindi natin, pero yun yung third. Meron pa ba? Meron pa bang iba? Food kasi naman, negotiate lang natin. Yeah, pero yun naman, kasi yung sa amin, it's both the styling and the photo and video. Yun yung gusto talaga namin. But on our parents' side, gusto nila talaga yung food. Sa akin parang mas non-negotiable sa ang mga ninong the choice. Choosing our primary sponsors. Oh, yung food kasi for us, ano na siya, temporary lang siya during the night lang after yung maging poops. although siguro may masabi siya ng mga Pinoy, di ba? Ang unang comment talaga nila yung pagkain, pero hindi yun forever. Ang forever is yung pictures and videos. And the people who were there with you during the event. Yes. Kasi especially in our wedding, we had to limit our guests to 50. So sobrang nag-matter sino lang talaga yung in-invite namin to be there in person. But it does not mean that those who were not invited are not special because of course sobrang special nila, hindi lang talaga kasya sa 50. We are really grateful na pumunta sila despite all the challenges kasi some of them were from Manila, some of them were from abroad. We specifically chose them because alam namin yung reach nila and yung influence nila. And those are the people that we hope you can learn from and journey with. So yun, non-negotiable yes. Din yung our ninongs and nila. How much po yung gasto sa wedding? Kahit estimated lang po. Usual na umabot ng million ang kasal, di ba? During these times. Pero, we're happy na nga. Less? Yes, naka-less kami. Grateful din kami, the sponsors who really reached out to us. For example, the giveaways by Sense and Beyond. Like yung gown. Yes, gown. Parang naka-off natin 100 dun, di ba? Oo. In terms of gastos, subjective kasi kung gano'ng kamahal or gano'ng kamura yung nagastos. In our case, mura na siya by the standards na gusto natin before. Yung wala pa talaga yung bahay and everything, gusto ko sana yung bongga para kay Jobel. Di ba? Katulad ng proposal. So gusto ko pang higitan yun, like knowing myself. Gusto ko yung sobrang
extra. Come to realize na it's pandemic and we needed the money for other stuff that would really matter more in the long run. Pwede naman naisip ko na sayang naman na spend ko yung lahat in just one night or one day. But for some people, if they get to know magkano talagang exact price, they might think na for an intimate wedding, it's quite costly na. But we didn't want na tipirin din yung suppliers. I-refund na lang natin yung ganito kasi konti lang naman yung guests because of the restrictions. But we didn't want that kasi it's our way of helping our suppliers na rin. So parang magkano yung agreed price before, yun na talaga sa end. Even though nag-limit kami ng guests. So it's very expensive pa for a 50 guest event. Hindi na tayo humingi ng refund sa wedding coordinator natin. Kasi sobrang affected talagang events industry. Would you consider getting married again after this pandemic? No! Sobrang gastos, my God. Yes, sobrang worth it na talaga yung lahat ng gastos, lahat ng effort. Siguro, kakasal na naman kami kapag 25 renewal years. Renewal of vows. Renewal of vows. And tapos yung kids natin, sila na yung flower girl. Flower girl and ano, ring bearer. So yun, not na magastos masyado. Hindi naman kailangan. Hi Doc, what did you feel when you were walking down the aisle? Mixed emotions eh, kinakabahan, na naiiyak, na natatakot. Kaya hindi talaga ako nakaka-smile. I had to stop myself from crying kasi sobrang ano ako eh, sobrang iyakin ako. So, konting ano lang, nakita ko lang si Jared, parang tumulo na yung luha ko. Pinipigilan ko talaga kasi ang pangit naman sa video kapag gumagana na, pag gumagulgul ako. Gumagana yung ilong mo. Kapag si Jobel sa screen, ang concern ko talaga is, madudulas pa to si Jobel or sana naman hindi siya matapilo. Knowing Jobel, takot siya sa heights and especially sa mga stairs na walang handle. Pinit stairs lang, takot na takot ako. So, klaro naman guys sa previous video. Flashback. Takot pa siya guys. So it's a long way down. Oh, ganun na. Upo ka dito. Hindi, oh. Hindi, abutin mo. Hindi na makakababa guys. End of flashback. I was really smiling because ang ganda ni Jobel. I was really in awe. Pero kinakabahan ako. Parang, what if nadulas to? So parang I was trying to maintain my balance. So kinakabahan na nga ako, naiiyak pa ako. Parang I was full of emotions. Tapos I didn't want to appear nervous. I didn't want to appear too emotional. So pinipigilan ko lang lahat ng emotions ko the entire time. Pero grabe, ang ganda mo din. Sinasabi talaga ng mga classmates ko, ang tagal na nilang hindi nakita si Jobel na sobrang blooming niya. And I would also want to thank I Do Wedding Shoes. If it's not because of the shoes that they sent me, siguro natapilok na ako doon. So it was perfect, it matched my gown, and it was so comfortable to wear. Original plan before the pandemic happened. Yung original talaga is 300 guests. Spend ako ng 1,000,000. Aside from that, yung venue, we wanted it to be the entire Grand Madrid, super bongga, and a lot of guests kasi we wanted all of our closest friends and families to be there. But we changed it the last minute. And it's for the safety of everyone, so yun. Sino po ang favorite wedding suppliers nyo? Ang dami eh. Parang lahat, halos lahat. Diba? Actually, by choice naman lahat eh. Kasi pinili namin sila isa-isa dahil we trust them that they will do their job perfectly. And we would like to commend all of our suppliers. Everyone. For really doing a great job. And ililist namin below. We will link their pages para makita nyo yung work nila. What is the most exciting phase on your wedding? Nung tapos para sa akin. For me, exciting phase is yung ano talaga, para sa akin is the pastor's word, the word of God, yung gospel talaga. Mm-mm. Actually, doon pa ako umiyak. Hindi ka umiyak sa bow. Umiyak ako sa bow. Hindi ako umiyak nung lumabas si Jobel. Kasi actually, buti na lang hindi ka naglakad pa patalikod. Yung nga sabi ni Jobel, kung hindi daw ako umiyak, maglalakad siya ng patalikod. Away from me. Yeah. Sorry po. Hindi ka umiyak. Ang dami namang umiyak sa wedding na nag-cheat pa rin, di ba? May assurance. Nung lumabas si Jobel, I was just in awe lang. Ano yung parang, masaya ako. Kasi nung word kasi ni Lord, mas umiyak ako doon dahil nakita ko how God orchestrated our relationship and where it all started. And hanggang sa umabot sa kasal namin. So,
habang nagsasalita si pastor about plans ni Lord sa life, parang doon ako napaiyak. Actually, same. Kasi ang ganda lang talaga ng word. Sobrang heartfelt yung message ni pastor. Kung panoorin niya talaga yung full gospel niya, you can learn a thing or two sa message niya. And the entire time talaga, since paglabas ko, I was so nervous. Pinipigilan ko lang talaga yung iyak ko. The only time that I became relaxed, nung nag-speak na si Pastor Mark, parang doon naging at ease na ako. Parang si Gerard na yung umiiyak. Tapos ako parang medyo calm na. Pero before that, as you can see naman sa video, masyado akong tense. How's living together going on so far? For us, siguro it's very easy because we've known each other's families for so long. So wala na masyadong adjustments. Syempre, exciting because we can... Hoy! Alam mo na. So yun. Gusto ako naman tayo. Yun siya topic.